Narito na ang malalaking balita sa mga oras na ito dito sa PNA Headlines. Nanawagan si Defense Officer in Charge Carlito Galvez Jr. sa mga opisyal ng militar at diplomat mula sa ibang bansa na suportahan ang tribunal ruling na inilabas noong 2016 laban sa pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea. Sa isang talumpati sa Shangri-La Dialogue ng International Institute for Strategic Studies sa Singapore, iginit ni Galvez na dapat suportahan ang arbitral award at kilalanin ang batas para mapanatili ang kaayusan sa karagatan. Matatanda ang nagdesisyon ang The Hague a pabor sa soberanya ng Pilipinas sa mga exclusive economic zone nito at kinontra ang tangka ng China na angkinin ang lahat ng teritoryo sa South China Sea. Nanawagan din si Galvez na isulong ang multilateralismo sa sektor ng depensa para maipakita na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa pagsiwalat sa mga isyo sa South China Sea. Ginanap ang Shangri-La Dialogue mula ikalawa hanggang ika-apat ng Hunyo sa Singapore. Sa hiwalay na pulong noong ikatlo ng Hunyo, nag-usap ang Estados Unidos, Japan, Australia at Pilipinas kaugnay ng pagpapanatili sa isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Naglabas ang Bureau of Customs ng mga bagong panuntunan para sa pagkuha ng preferential tariff sa ilalim ng RCEP o Regional Comprehensive Economic Partnership. Sa ilalim ng Customs Memorandum Order No. 12-2023, maaaring makakuha ng espesyal na taripa ang mga import mula sa 15 bansang miyembro ng RCEP. Para maging kwalipikado sa RCEP tariff rate, kailangan kumuha ang importer ng Regional Comprehensive Economic Partnership at Declaration of Origin mula sa mga autorisadong exporter sa Pilipinas. Samantala, ang mga exporter ay kailangan ding mag-apply sa Export Coordination Division para makakuha ng Certificate of Origin. Kabilang sa mga isusumite ang Export Declaration, Commercial Invoice, Bill of Landing at Airway Bill at iba pang permit. Layunin ng RCEP na kaltasin ang taripa ng mga produktong inaangkat at ipinapadala ng mga miyembrong bansa kasabay ng pagpapalakas ng ibang panuntunan sa kalakalan. Makakakuha ang Pilipinas ng preferential rate na 98.1% para sa piling taripa sa agrikultura at 82.7% para sa industriya. Inihahanda na ng Philippine National Police ang kasong isasampa laban sa suspect na bumaril at pumatay sa broadcaster na si Crescenciano Bundukin. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., nakilala na ang ikalawang suspect sa pagpatay sa mamamahayag sa Oriental Mindoro noong nakaraang linggo. Anya, tiniyak ni Brigadier General Joel Doria, Director ng Police Regional Office 4B, na malakas ang kaso at matatag ang investigasyon laban sa suspect. May impormasyon na rin ng kapulisan tungkol sa kinaroroonan ng naturang suspect. Sa hiwalay na pahayag, tiwala ang Presidential Task Force on Media Security na mahuhuli na ang pumatay kay Bundukin sa lalong madaling panahon. Dagdag ng ahensya na buhaya ng loob ang Administrasyong Marcos na tapusin ang walang tigil na pag-target sa mga mamamahayag sa bansa. Binaril si Bundukin, isang mamamahayag ng DWXR 101.7 Kalahi FM, sa harap ng isang tindahan sa Calapan City noong Mayo 31. Bukas na ang 5 ektaryang kauswagan International Organic Convention Center sa Lanao del Norte makalipas ang 5 buwang konstruksyon nito. Ang detalye sa ulat ni Analia Alikai ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Matatagpuan sa mismong baybayin ang Kauswagan International Organic Convention Center sa Lanao del Norte ay ginawa para dito ganapin ang iba't ibang events sa lalawigan. Kabilang sa unang aktibidad na gagawin dito ay ang Organic Youth Forum, 9th Asian Local Government for Organic Agriculture Summit, 4th Global Alliance of Organic Districts, Women in Organic Agriculture in Asia, at ang 6th Organic Asia Congress na magaganap simula June 4 hanggang June 9. This will be probably the only one in Northern Mindanao na maka-cater 2,000 and thousands of delegates. It could accommodate like around 300 delegates on shared rooms. Na meron tayong beautiful cafeteria, kompleto sa equipment. And, these are all manned by professional chefs.
Samantala, pinangunahan ng International Federation of Organic Agriculture Movements Asia ang isang forum para sa mahigit 20 kabataan mula sa iba't ibang bansa para mabigyan sila ng kaalaman ukol sa mga estratehiya ng organic sector. It's been great learning, meeting farmers, learning about the best practices that the farmers group are doing, meeting government officials who are, you know, like so pro-organic. And these learnings, we would love to take back home and also share with our government. I'm very happy to be here, a member of Youth Forum, so, and I want to join the Congress here to know so how is the developing of the organics in the world and even in Asia. It's very important for me. Ana Lia Alikha ng PAA Iligan City, Lano del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe at ito ang PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.